Hi, what's up mga bro? Galing na naman ako ng post office. Wala pa rin yung Google AdSense pin natin. Kinuha ko na yung contact number nila. Tapos kinuha niya yung contact number ko, tapos text na lang daw niya ako kapag dumating na. Malapit na mawala yung ads ko eh, isang buwan na lang. So, nag-request na rin ako ng duplicate. So, tingnan natin kung anong mangyayari, sana dumating na. Punta naman ako ngayon ng Clark sa CDC. Kuha na ako ng sticker. Kasi expired na to sa akin eh. 2019 tong sticker ko ng Clark. Kuha na ako for 2020. Madali na lang yun. Kasi may record na ako eh. Parang ano na lang, renew na lang. Ano na ngayon eh. Modified GCQ. Dito sa amin, Pampanga. So, nung nakaraan, GCQ. Ngayon, modified GCQ na. Medyo maluwag na. May mga jeep na. Mga trike. Ayan, medyo okay na yung transpo dito. Kasi nung GCQ, walang mga jeep eh. Bawal pa. Ngayon, pwede na. Ngayon, yung sinasabi nga kanina, magre-renew na lang ako ng sticker kasi nakakuha na ako dati 2019. Ang mangyari, renew na lang, di na kailangan ng mag-seminar. May seminar kasi yun eh, kapag kukuha ka, pagbago pa lang. So, paano ba kumuha nun? Share ko na rin sa inyo para kung taga dito kayo, mas madali makakuha. Ano yung process? So, unang-una, pagpunta nyo doon sa CDC, sabihin nyo na kukuha kayo ng sticker ng Clark. Vehicle sticker. Pwedeng 4 wheels, pwedeng motor. Tapos, mag sa seminar kayo doon. Maganda, mas maaga kayo pumunta. May schedule kasi yung seminar nila, parang twice a day. Siguro mga 1 to 2 hours lang naman, bilis lang. So, i-discuss lang doon yung mga traffic rules dito sa loob ng Clark. Para aware kayo, hindi kayo mahuhuli. Mag-o kayo issue ng sticker, kailangan alam nyo yung traffic rules dito. Maikpit kasi dito eh, parang sa Subic. So, tapos after ng seminar, may exam. Mag-exam kayo doon, may exam din. Ang i-exam naman doon, tungkol doon sa tinuro na basic na traffic rules. So after mag-exam, okay na. Punta na kayo dun sa sa payment. Bali ang babayaran nyo dun, 200 yata, seminar. Tapos yung mismong sticker, 100 kapag motor, 200 kapag 4 wheels. Yun ang pagkakatanda ko. So yun, hintayin nyo na lang matapos. Or hintayin nyo na lang ma-release. So nung umuha ako dati, wala pang available na stickers. So, binaligan ko pa yon, pero binigay naman sa akin yung resibo. Pero mga ilang araw lang nakuha ko na rin yung sticker. Tapos kinibit ko na dito sa motor. So, madali lang kumuha. Kailangan mo lang dali, RCR ng motor mo, tapos lisensya. Kailangan may lisensya ka. Tapos nakahangin. Namiss ko mag-ride dito ha. Ngayon ulit ako nakakadaan dito eh, medyo maluwag na kasi. So, yung sticker na yon, hindi naman siya exclusive na para sa mga nakatira dito, para sa mga nagtatrabaho dito. Pwede rin kayong kung malapit kayo dito, sa labas kayo nakatira, kagaya sa amin, dito sa may malapit lang, subdivision. Lagi akong dumadaan dito, kaya kumuha na ako ng sticker. Siyempre para hindi ka na i-check lagi sa gate, yon. Mas hindi na hassle. So, parang tulong mo na rin sa kanila sa maintenance dito. Once a year lang naman yun, mare-renew mo. So, okay na yun, malaking tulong na rin yun. So, parehas kayo nag-benefit. So, dito, medyo mahigpit talaga dito. Kailangan tumusunod sa traffic rules.
speed limit. Though maraming nag-overspeeding, hindi may iwasan. Pero may mga part dito na nahuli talaga nila pag nag-overspeed ka. So, kailangan maingat kayo dito mag-drive. Or mag-ride. Mga motor, gilid lang. Pwede ka mag-change lane kung ano, mabagal na sa harapan mo. Pwede kang dumaan dyan. Pwede rin diretso. So, iikot ka pa dyan eh. Dito na lang tayo. Kabila. Dito, maigpit sila sa mga pedestrian. Pag nakita ka nila na lumagpas ka sa pedestrian, mahuliin ka talaga nila. Tikitan ka. Marami na huli dito eh. Dito naman, ayan, nakita nyo. First to stop, first to go. Pabigayan. Ito rin sa Subic eh. Ayan, first to stop, first to go. Tigil ka muna, tingin-tingin. Ayan, ikaw na. Pwede na. Oh, namiss ko dito. Nakamiss pumunta rito ah. Dito kasi kami lagi nagja-jogging eh. No BR. Eh nung nag-lockdown, hindi na kami makapunta rito. Bawal kasi back ride, tsaka medyo mahigpit pa dito eh. Basta-basta nagpapapasok. Ngayon, mga medyo maluwag na. Nung pumapasok ako sa gate, di na ako tinatanong eh kung ano, kung saan pupunta. Sa nakita nila na may sticker, okay na. Kaya yung sticker ka expired na. 2019 pa. Actually, before pa mag-lockdown yun eh. Pwede nang kumuha ng sticker. Kaso hindi ako nakakuha noon. Kasi inabot na ng lockdown, hindi ako nakakuha. Pero okay lang naman kasi hindi ako nakakadaan dito noong lockdown. Kasi medyo mahigpit nga sila. Inaalaw lang nila yung mga nag-work dito o yung mga taga dito mismo. Mga residents. Kanan tayo dito. Dito yung CDC office. Balikan ko kayo. Punta muna ako dito. Ito yung CDC office. Alright, okay na. Babalikan ko pa sa Thursday. Hindi pa rin ako nagbayad. Pinasa ko lang yung mga requirements. Pati yung lumang sticker, sinama ko. Kailangan din nila yun eh. Babalikan ko ng Thursday. Makukuha ko na yun. Saka babayaran yung 100 pesos para sa sticker. Yung renewal process, ganun din, same lang. Wala lang siyang seminar kasi nag-seminar na ako dati. Yun lang yung nagbago. Sa kailangan nyo lang dalhin doon kung kukuha kayo. Yung lisensya nyo, saka RCR, tapos pa Xerox nyo na. Xerox ng dalawa. Ay, sticker. Binalagan ko ngayon, Thursday. Thursday ngayon eh. Mabilis ko lang nakuha. Nagbayad lang ako ng ano, yung fee, the sticker. Tapos yun, nakuha ko na. Ready na. Hindi ko pala nabanggit nung nakaraan, kapag kukuha kayo doon, regardless kung renew ng sticker or bago, bibigyan kayo ng form. May form yun eh. Tapos yung form, nandun na nakalagay yung mga instructions, mga requirements, kompleto. So yun ang pagbabasihan nyo. So, madali lang kumuha. So magdala lang kayo ng Xerox ng ano nyo, RCR, saka ng lisensya. Ayun lang naman ang requirement nila. Mamaya, didikit ko na lang to sa motor. Okay na, nakuha ko na. Good for ano na to, 2020. Papunta naman ako ngayon ng ano, Marky Mall, mag-grocery ako eh. Tapusin na siguro yung vlog dito. Hirap mag-vlog pag against the light. Hindi makikita. Ingat-ingat pa rin tayo. Kahit GCQ or MGCQ na. Yung virus pa rin, huwag pa rin masyado maglalabas. Depende na lang kung mag-grocery kayo, may importante kayong lakad. Kagaya ko, mag-grocery ako eh, kaya lumabas ako. So, yun lang mga bro. Ride safe and stay safe.